ni Carmonas ng Barangay Sumaag. Cap, good afternoon. Belated happy birthday, Cap. Maraming abos pala sa bumati sa Action Radio, no? Bumati mo action dyan. Oh, Cap, belated happy birthday. Una, best nga sa imo, ha? Oh, thank you daw. Cap, I know for sure, no, naligad nga si Mana, do na matamatan, ni napabalot na sa publiko, pero fully, Cap, nakasilo na gidman ang mga manugbaligya dira sa sulod sa merkado nga renovated, Cap? Sa nakita na ito, mga buhay mo, may nabili pa na gano'ng walong stalls kay tungkol daw lang mid-section. Section may panatapos na ito. Pero ang nangang dry goods, talagang na festival tag fisiksyon, nakasulod na, nakasulod na siya. Okay. All in all, pilaga ni ang aton ng mga manugbaligya nga gina-cater dira, Cap? Ang mga saluda, mga 140 vendors, no? 140 sila. Wala akong narated sa tanan. Nagbalik sa tanan sila nga pisto. Ngayon, yung gumawa na sa muna, ang mga saluda sa mag-uha public market natin. Okay. So basically, sa pag-sulod na nila, Cap, ang tanan ng mga concerns na ligad to, nga wala sila nakasulod na yun, like ang kuryente, tubig, nasulban na gidman totally. Yes, no, mang na-guys na natin ng merkado sa mga last Friday pa, no? Last week. At yung tubig yara naman, hindi nagamatamat sa sulod na nag-improve pa nila ang iba na mga gabalig sa dry goods na improve nila ang ilang mga stalls para mabaligyan man nila. This is worth 66 million pesos nga project and nakita na to, no, two-story siya. Compare na ligad, mas bag-ugin man sa kiti, bag-ugin man lang taon, Cap. Ang aton diri, anong pangabay taman sa mga manugbaligya? Bala to maintain nga, tani, mapabilin, kung anong katahom sa merkadong ay nadala, Cap? Siyempre, maintain nilang cleanliness na number one, din, no? Kay, consider nila si tanahong nila, no? Ang ibanda ng tinigulang na baligya, ang ibanda, dira lang ang buhay, nakapasuhin ang bata, maintain nila ang katilo, ay para ganyan pag itong iba nga mga customers na sila dira sa atong merkado. May walo, Cap, nga ara sa gwa na siling muna bago lang. Amo ni mga magabaligya sa mga karne. Anong aton timeline sa ila, Cap, nga para makasilo sila sa kung anong dapat ang lugar nga may ara sila sa sulod sa merkado? Siyempre, yung pagitaan na sa city, no? Lagi sa liquid release budget pa. So, sa mga interview ko na sa kay Subin ni Mayor at sa mga last month. At balta nga DPWS na si District Leader ng mga 18 million pa ang kulang nila budget para ma-fully complete yung taong market. 15 million? Ano na sa Cap ang Olobrahon? 18 million budget para sa mid-section natin, mga generator, mga sprinkler system, ang fire alarm, kag iba-ibang mga kailangan sa sulod sa hindihan. Oo, pero basically, Cap, ang original, ito yung presyo, nga budget, nga almost 66 million. Dra lang yun manaya sa kung ano nakatindog sa karon nga ginalat. Amo na siya. Mas huwag yung muntang tinakita ng mga da. Kaya sa may space to, nakuha sa likod, muntang brutaga na ito sa natin na mid-section. Okay, no. Now, nakita na, Cap, no, nakasulod na sila sa merkado. Anong pagbag-o, Cap, nga na-observe ni mo sa nakasilo na gidman sila? Ano mga naapektuhan? Ano ang mga na-improve, Cap? Siyempre, number one na daw ng public kay mo. Ito nga daw kahigko na, daw ka traffic to me. Ito pa sulod mo na eh. Sabi ko dyan sa liutay ko, kikini mo ba niya manigar nga ang suma gateway to the south na sulod pa sa pagwata ang halin sa SOAR. Kanabog sila kaya nga labay sa itong highway. Kasi ito ang mga office section na kabaho. Kung nagkaman ito ang traffic, nakuha na natin kasi nakuha nga improvement na nakita natin na way na baho kag way na traffic mayo. On a daily basis, Gidman Cup, no, nakita ito na nga do damo na gid ang mas nagakadto sa Sumag, labi na sa merkado, da sila nagapangumpra, no? Do ang population, black kag ang volume sang bumalakal, nagadamo every day, labi na kung hapon. So, siyempre, ang Sumag, sentro mo, sindro sa pinakamagabaragay. Ang mga nagtingala ka kung hindi nga rin mga tao di, no? Namo nga nga mga investors na palang ita di duta sa itong highway ka ma-invest na mga sa building kag mga iban pa, no? Ang mga nga sumag hapon-hapon
Tamugid ng Tabo. That's one, no? Cap, ano ko na lang, labyan ko na lang, bido ongoing, karoon ng construction, tas ang multi-purpose gym? Yes. Yes, sir. Oo. Okay, okay. Nang ina project magyapon sa DPWH or LGU? Inaali na sa LGU, no? Ali sa city, may 18 million lang first phase. Ang second phase, pag meeting namo sa City Development Council, naprobahan naman po 15 million lugang sa second phase. Pag ang DPWS maghatag man, isa ka 15 million. Pero, eh, I hope nga ma-budget niya mapadasig kay para matapos tayo. Hindi na lang parehas sa ato na sa market at staggered man po ang pag-abot sa budget na nagugay. Pero dressed gym guro, hopefully by next year matapos din siya. Okay, pero ang aton ang plano sa The Cup is mas ano sa high-tech, mas dako nga accommodation. Ang mas dako na siya, multi-purpose siya, no? Evacuation center as well as multi-purpose gym na siya. Kung may mga kalamidad pa, makakater na sila, ready siya sa mga cater sa mga evacuees natin. Kasi mas modernize siya ang gym ang Tabo. Mas ano sa galing, no? Mas multifunctional. Anyway, Cap, kabay pa, no? Nga mga tigayon ay mga proyekto para makaservisyo sa husto draman sa mga residente sa Barangay Sumag. Maying hapon, dira si mo, Cap, alindiri sa Action Radio Bacolod. Maying hapon, Malwa. So, thank you, Mitch. Thank you, Cap. Thank you again. Action Reports, Afternoon Edition.